Well, nag- masagot ko na yun eh. Kulit mo. Water break. What's up? It's me, Mangorio, at welcome back sa aking channel. Ang video na to ay para mas makilala niyo pa ako. Bakit nga ba ako nag-vlog? Paano nga ba ito nagsimula? Ano ba ang mga ginagamit ko sa pag-vlog? At wala ko ako sa pag-vlog? Ha? Mga ganong questions ay try kong sasagutin para sa inyo ngayon. This will be a sit-down vlog. Hindi ako mapapasyal kung saan-saan. Hindi ako kakain sa mga restaurant. Hindi ako pupunta sa mga events. Ipapakilala ko lang ulit sa inyo kung sino ba talaga si Mangorio. So, paano nga ba ako nagsimula bilang vlogger? Or bakit nga ba ako nagsimula mag-vlog? Actually, ang pinakaraging inspiration ko talaga sa pag-vlog ay walang iba kundi si Will Dasovich. Kilala niyo ba si Will Dasovich? Yay! Wow, may audience ako dito. Thank you so much sa aking audience participation. Hindi, actually, si Will Dasovich, nakilala ko lang siya sa panonood ko ng podcast ni Mo Twister. Si Mo Twister, kung kilala niyo si Mo Twister, isa siyang DJ sa Pilipinas dati at isa rin siyang celebrity sa Pilipinas, pero ngayon based na siya sa US, may pamilya na siya, hindi na siya ganoon, hindi na siya actually active sa showbiz sa Philippines. It's just that meron siyang podcast at minsan nag-guest niya si Will Dasovich na isang vlogger. And then I got to watch his channel and I enjoyed it and I was inspired to vlog because of Will Dasovich. So parang actually naisip ko rin siyang mag-vlog kasi parang dinodocument mo lang yung mga nangyayari sa buhay mo. Kasi okay naman yung mga photos, di ba? Pag-alabawa, nasa event kayo or nasa isang lugar kayo maganda, it's okay na kumuha ng or mag-take ng mga photos tapos ipopost mo sa social media or you can keep it or you can print it if you want. Pero naisip ko yung vlogging is actually a documentation. It's like a live diary. Kumbaga yung diary, sinusulat ko lang. That's what you call vlog with a B. Pero yung vlogging, it's actually a video vlog. Pinapakita mo through video kung ano ba ang mga nangyari, ano ba ang mga napuntahan mo, or ano ba ang nandoon sa lugar na binisita mo, kung masarap ba yung pagkain. At least, di ba, interactive. Sabi nga ni Melay, interactive yung vlog. Secondly, sasagutin ko ay kung paano ako nagsimulang mag-vlog. Actually, nagsimula ako mag-vlog dito sa Dubai at wala akong ibang gamit kundi ang aking cellphone, ang aking iPhone, that time, kung may mga event or kung may family event kami or family gathering at kung ano napapanood ko sa YouTube na kaya ko or gusto kong gawin, ginagawa ko silang inspiration at ginagawan ko ng sarili kong version yung mga video na yun. Gamit lang ang aking cellphone at ang iMovie na app dito. So what do I get from vlogging? Actually, marami na rin sa akin nagtatanong ng mga friends ko kung kumikita na nga ba ako sa pag-vlog ko. First and foremost, syempre masaya ako doon. At nakakawala siya ng stress, lalo na dito bilang OFW dito sa Dubai. Syempre stress tayo sa mga work natin. And pag nag-vlog ako, masaya ako kasi na-express ko yung sarili ko, napapalabas ko yung creativity ko. At syempre sa pag-vlog ko rin, marami ako nakilalang mga bagong kaibigan dito sa Dubai. Actually, to be honest, wala pa naman akong kinikita. Kasi in the first place, hindi naman talaga yung main goal ko sa pag-vlog ko. Ang main goal ko talaga sa pag-vlog ko ay yung ma-document ko yung mga pangyayari sa buhay ko, paggawa ko siya ng magandang video, at pwede ko siya balikan in the future. At syempre, to entertain you guys. Hanggat may nakikita ako at may nalalaman kong natutuwa kayo sa mga video na binopost ko, ay happy na din ako doon. And of course, to be of service sa Filipino community dito sa Dubai. At para naman sa mga friends ko nagtatanong, paano nga ba mag-start mag-vlog? First and foremost, linawin niyo muna sa sarili niyo, bakit ba gusto niyo mag-vlog? Kung ang reason nyo kung bakit gusto nyo mag-vlog ay para kumita ng pera, I have to warn you. Pwede kang kumita ng pera sa pag-vlog, but it will take a lot of patience and a long winding road para maabot mo yung goal na yun. Pero hindi masamang magkaroon ng ganung goal sa pag-vlog. It's just that you need to be realistic and you need to be very patient at syempre dapat consistent ka sa ginagawa mo. So paano mag-start ng vlog? Hindi mo naman kailangan magkaroon ng magandang camera para mag-vlog. Kung may cellphone ka lang at may camera siya, pwede ito na ang gamitin mo sa pag-vlog. Mag-download ka lang ng mga free video editor dito sa phone mo, kaya-kaya mo na mag-vlog. As the cliche goes,
You just have to be yourself, be natural, at dapat totoo ka rin sa sarili mo. In other terms, you need to be genuine. So that's it guys, I hope mas nakilala niyo pa si Mangoryo sa vlog na to. At kung may mga questions pa kayo na hindi ko nasagot, you can leave a comment just sa comment sections below. And since nandiyan na rin lang naman kayo, I hope you subscribe to my YouTube channel and also like my Facebook page for more videos. And like ko nga sinasabi, always remember, be kind and be awesome. See you next time!